Yung pili ng Aura PH and sturdy ang kanilang lineup dito. They have proper burst of damage then and a lot of sustain coming out from their side. Yeah, and Killawash, he's a Thamz specialist. Remember, back in Season 3, he was started as the best Thamz player and right now, they have their hands on the Thamz. Pero Bane saan eh? The Jolas. Well, sila din naman yung humawak nun for the side of Aura pala. Yeah. But still, execution. Gusto ko yung pinapakita ng draft na to. And bakit ko siya gusto? Well, Grok isn't really one of the strongest tanks na meron tayo ngayon. Pero kasi, ito yung mga hero ni Chakno na nag-excel siya. Yeah. So, kailangan mo bantayan si Chakno dito. Ngayon, for the side of Aura naman, nakuha nila yung mga ano nila, comfort picks nila. And this game, isa lang nakikita ko, isa lang nababasa ko sa draft, Midnight. It's all about comfort para dito sa ating mga players. Yeah, definitely. The other choice for execution here would have been Akai. But the thing is, the Kufra is on the other side. So malaking problema din yun if they ever go that route. But what the Grok gives them is the ability to make frustrate. no? Panggulo kay execration. So it's, kay Aura Pitch. It's something that Lord Hades needs to look at. Alam ko, ang tamang word is annoy eh. Annoy. Eh, gusto ko make frustrate. So, make frustrate. Pare. Wow. Pare. So, konyo pare. Right now, as you can see, KelVJ starting onto the mid lane. And si Lord Hades naman, pumunta siya doon agad sa may purple buff. Yeah. Now, what's the difference between these two setups? Now, the difference between these two lineups is that Aura PH, they need a lot of time for them to actually get online. While on the side of execution, sila naman yung nagdi-dictate ng momentum. This is a jungle Benedetta, a jungler that actually makes a lot of moves in the early game as we just saw right now. Wala pang ano, wala pang 1 minute na nag-i-infeed na si KelVJ. And eto na ang sinasabi natin, kung Claude yung pinalagay nila doon sa may middle lane or sa jungle, hindi magiging possible yung mga ganong planes. And because sturdy at maganda ang kanilang skirmish potential into the early game, nagawa nila yon. Yeah. And andito na naman si Chakno. Grabe. Pinadiran. Oy. Pinadiran ni Chakno para mabuhasin niya si Lord Hades. Makukuha ni Lord Hades yung purple, yung orange buff with the retribution, but that is with a lot of cost. Yung HP niya, pati na rin yung retribution, it was burned. Lord Hades, napilitan umuwi and hindi nagagamit to the maximum potential dito yung buff. Yep. Kasi tatandaan natin, may duration din yan. Ngayon, it takes time para makauwi ka sa base mo sa recall and it takes time din para makabalik ka. Although mas mabilis si Lord Hades, mas trip mo na palo ka na lang ng palo. Yeah, kasi you're getting delayed. You need a lot of levels on the link. Renzio, being in a 1v2 situation on the top lane, okay lang yan, it's a pakito. Pero ang kailangan natin tignan dito, Butters, is yung bilis ng rotation ni Benedetta. Ay, nako, tinamaan ng pana! JP goes down! Wow, Killawash! Wala siyang magagawa doon sa panahon na yon. Yep. Walang pantakas at that time si JP and hindi rin kasi naging enough yung HP niya to use the flicker out. Pero even wow! Yung pantakas eh. Wow! Nakita mo ba yun? Sinidestep. Black eto max connection. Oh, grabe naman to execution. Larong-laro ang execution. Now they set their eyes onto the next objective which is the turtle and the trade will be the purple buff of Ling. Pero okay lang yan as long as execution, they're the ones dictating the objective. Uy! On the map. Nahuli si Kayla ka dito and nabantayan siya. Wala nang BMI, pero Benny Cutie and Grid. Medyo nag-ano sila din ha. Nag-hesitate sila na pasukin si Kellar. Actually, nagpalit ng base. Sabi ni Kellar dito ako. Kasi pababa sila eh. Akala ng Aura pababa yung Claude. Pero nag-BMI palayo. Pero okay lang, they're still able to secure the kill here onto the Claude. But again, the main problem here is the presence of the Benedetta. Tingnan mo ba sa ang aga. Nag-i-invade. Ayaw na niya sa jungle niya. Okay, so ngayon, napapansin nyo, yung level factor netong dalawang jungle na to, pero mamaya na pag-usapan yan. Look at that connection, Grid goes down, eto Max nagwawala, dash out, dalawang beses yon. Now, bakit nagiging importante tignan natin yung levels ngayon ni KelVJ at ni Lord Hades? Level 4 si Lord Hades dito, kakuha nyo pala yung Tempest of Blades, meron ng flash potential. Yep. Si KelVJ naman at level 6. So that only means mas mataas yung retribution, mas maganda yung retribution damage. Yep. Na pwede ma-secure ni KelVJ as compared kay Lord Hades. Yep, in theory, execution should always get the buffs here or the objectives for their side kasi si KelVJ, it's a Benedetta versus Ling and naturally it outmatches the damage output of the Ling. BenQT on the bottom lane, delikado pwesto na harangan. Grabe yung ginawa ni BenQT doon.
Nag-iikot-ikot siya. Hindi niya pinaano. Hindi niya pinaalam kung saan siya pupunta. Ginulo niya muna lahat ng members ng EXE. Saan ka ba talaga pupunta? Nabaliw sila, Kuya Batters eh. Pero ito, Execration, na nakakabaliw. 2,000 gold lead is in the hands of Execration. And again, this is a lineup that moves faster and scales well into the late game as well dahil meron pa silang Claude. Nakuha na ni Lord Hades yung kanyang purple buff niya. Pero Chakno, binibwisit niya na talaga sila. Nasa pader na. Kuya Batters, winile charge pa para mabuhasan yung bakit HP. Costly yung nangyaring yon for the side of Lord Hades? Napilitan siya gamitin yung retribution niya dun sa purple. Ang nangyari, yung turtle ngayon, 5 seconds na lang, yung retry niya, nasa 16 seconds. Fine, look at that! Grade! Nahuli! Tutumba siya! JP! What? Yung mga tanks natin dito gumagawa ng sariling pangarap! Grabe! Kung si Chakdo nagpakita nung game 2, this time around, Game 3, si JP naman daw. KelvyJ was prevented from using the Electrified Blow kasi nakapag-setup si JP. Napakaganda nung gamit nila ng harang doon. Pero, ang ganda rin sagot! Grabe si Chakno! Gumagawa ng sariling pangarap nandoon sa may baba, may turtle na mababa na yung buhay. And KelvyJ, this is his for the taking at mukhang magpupush pa ng turret sa baba yung Execration dito. Grabe, yung mga tanks natin for both of these teams, they really are stepping up. JP giving Aura a chance to fight head-on in the middle lane, pero sabi ni Chakno, iba ang aking plano. Si Lord Hades ang aking tinitignan. Execration, nag-rally sila dito. This is a 4K gold lead, 3.5K gold lead. Mm-hmm. If my math is correct, quick maths, tirapon ko lang yan. Sakto, 3.4. Galing waters. Ayos yun. Ngayon, nagulat ako, tumama ako sa mata. Hanggang ngayon, tama sagot mo. Napakalupit mo. Oo nga, napakalupit ko. Pero, eto ah. Tingnan natin yung mapa ngayon kung paano sila gumagalaw. Yung Execration, kung napapansin nyo, nasa may gitna sila. While si Chakno, nandito siya sa same place as that purple buff. KelvyJ nahuli, hindi nagmamatter. As he will actually just survive. Yeah, yun, alam mo, makakuha pa din ng kill. Alam mo yung moves kasi ng Aura PH dito, naka-based kay Ling, no? Yung capability ni Lord Hades to fight. So ang ginagawa ng Execration, ginugulo lang ni Chakno yung Ling habang nagumagawa sila ng sarili nilang plano. Kumbaga may dalawang plano yung Execration pero nagbe-blend yung dalawang plano nila. Mm-hmm. And titingnan mo yung damage, yung gamit, hindi damage, yung gamit dito ni Benedetta. Papunta siya sa Bloodlust Axe. And okay lang na kumuha siya ng Bloodlust Axe ngayon. Yep. Kasi alam niya na ang laki ng kalamangan nila and sabihin natin mag-Bloodlust Axe siya dito. Yung damage output na pwede gawin ng Krak at ni Etomax, napakataas din. Yes. Na baka hindi niya na kailanganin yung extra damage yes. item na yun. Ang kailangan niya rito is to sustain the fights kasi napakaraming damage na pwedeng lumabas from Execration. So I think it's the right call. Hindi siya nag-double down. Chakno! Oh my goodness, sino nakakuha? I think it's KelvyJ. Naku po, wala na namang purple buff. Si Lord Hades, taggutom yung Ling, Kuya Batters. And if you're a Ling specialist, alam na alam mo din kung ano yung mga bagay na makakapag-annoy at makakapag-disrupt sa isang Ling. So ito yung pinapakita ngayon ng side ng Execution. Lahat ng mga bagay na ayaw nilang makuha ng Ling, hindi nila binibigay. Yep, kinukuha lang nila. Kelra! My goodness, with the Blazing Dew with full damage, yung tinangke ni Alice and that results into objective. Very nice control of the tower area here by Execration. Execration, naaamoy na nila yung posibilidad na pwede mangyari pag napanalo nila tong game na to. And ML na ML si Kuya Chakno. JP binatuhan ng payong pero para siya protektahan. Green will go down the process. Siya na lang yung tumulong. Siya pa yung nadamay. KelvyJ, nakita niya si Ling tumatawid. Sabi niya, pre, may bahala pag purple buff. Pero wala pa. Kamaya pa yung purple buff. And this is interesting, quite interesting for the side of Execration. They might just win through this certain tempo na sinet nila ngayon, Midnight. Yep, alam mo, wala nang pressure sa side ng Execration. All they need is to execute the plan. And the plan is to win, Kuya Batters. Renzo, hindi inahayaang makaalis si Benny Cutie. And this will be a free kill for Execration. Nahuli na si Benny Cutie. Benny Cutie, na-shutdown siya ng todo. Kilowash, nakikipaglaban kay Kelra. Kelra ng BMI. Yun lang. hindi lumusot dun sa kabila eh. Oo, kinapos. Nauntog yung ano, si Dexter. Pero, in theory, makakatakas dapat siya. Yeah. Just because of a miscalculation doon sa may distance.
talagang hindi na nakalusot. Si Renjo, grabe yung sustain. Pinapaksapak, sabi niya kanina nung bahats ako, pinagpapatay niyo ako, eto na ako, the people's champion, inapakat lahat. Oo, praktisado skill watch na untog dito sa pader, pana, hindi na tama. Pero, Kuya Butter, si KLBJ, tignan mo, nagnanakaw yung hari. Alam mo, si, wala, si KLBJ. Baka pwede siyang tawaging the king of the jungle. Oo, oh, pwede, no? Si Tarzan na siya. Pwede. Sabi niya, kayamanan ko to eh. Si Tarzan na yan, hindi na si KLBJ yan. Mamaya sisigaw na yan. Si Tarzan na yan. Oh, pero, going back into the game, 10 sa kiyang score natin, 7K gold lead. Well, 6.2. Nice. 6.2K. Nice. Quick math. Oh, yan. Ande, 5.2 yan. 5.2. 5.2 ba yan? Kaya nga ako nag-caster eh. Basil, remember, Chakno, nahayakap niya yung mga tao dito. Green, makakatakas. Pero yung crack block ay hindi makakapagpigil. Grabe naman yun. Pero grabe yung... the Red Sea. The Great Divide. The Great Divide. Kumbaga, dumaan. Umangat yung tubig. Nung dumaan yung pana, walang gusto matamaan. Si eto Max pala siya, ano yun, no? Si Moses. Nag-iwalay. Naku po, eto na mga kaibigan. This is Aura PH. Not contesting the Lord, and malaking bagay ang sinasabi nito. Quilawash, Kotokant Inferno, won't be able to save him. At laging nalalagay yung Aura PH sa ganitong klaseng lugar. Na may napipitas yung mga side lane yep. nila at dahil nga hindi makagalaw si Benny at hindi makagalaw si Kilowash, yung pressure kay Lord Hades hindi nila mapahupa. Yeah, and Kilowash, he is doing his best no to make sure that Execration focuses on himself. Kahit mamamatay na siya, ang kailangan nila dito is extra space, pero extra space hindi binibigay ng Execration. Kuya Batis, nasa purple buff na naman sila. Wala timing is perfect for the side of Execration. Who knew na yung pinaka-strength na pinakita ng Aura PH all throughout Season 7 magagamit against sa kanila ngayong game na to. Sa pinaka-last game nila sa regular season ng Season 7. Grabe, Execration. They're making a statement here. Chakno nahuli dito pero lumakbo pa siya with the wild charge! Oh my goodness! Kuya Chakno, dinaanan lahat ang bumunggo! Giba! Eto Max, sinubukan niya pang secure yung kill doon, but that wouldn't really matter as makukuha na ni Chakno doon mismo. Benny Cutie, nahuli si Eto Max, pero hindi enough yung damage output. At doon sa may pinakalikod, si Renjo, galit na. KLBJ going in, one more hit, and that Eto is Max! Going to be, that is going to be a wipe para sa side ng Execration. Ang ganda ng pinakita dito ng side ng Aura, but still, Execration, one step ahead. 17-4 ang kill score Butters, and Execration, they're just completely dismantling Aura PH at the moment. Kilowash will try his best to clear the minion wave. The damage, is it gonna be enough? And eto, handa ko po yung moment of victory. Lumabas na pero wala pang kasagadaan, ladies and gentlemen. Oh my goodness! Curveball, another curveball, ladies and gentlemen. Nakikita nyo ang Execration. Laban na laban. Practice lang. Practice lang daw sabi ng Aura. Next round, practice next round. Practice lang. Easy lang. Sabi nila dito, next time around, sabi yung camera na yan. KLBJ na habuli Benny Cutie. Oh my. Wow. This game, 100%. Sobrang slobber knocker na ito. Oh. Midnight. Nakuha ni Chakno yung purple buff. Ay, hindi. Teka. Asan yung purple buff? Nakuha ni Chakno na ito. Nakuha ni Chakno na sa ilan. Ayun, nakilord. Ayun, sige. Ano yan? Skin na yan. Oh, hindi. Nakita na natin. Hindi na kita i-contest. Yung skin na yan. Oy, pero ito. Nakakabawi na si Lord Hades. Kahit medyo mababa pa yung pera niya, meron na siyang Demon Hunter Sword. This is crucial for him kasi kahit pa gaano kataas yung HPs ng Execration, there's still gonna be damage out of the tank here of the Ling. Pero ang next na kailangan consider dito ng Execration Butters is yung presence ni Benny Cutie. Mm-hmm. Execration, Aura, ito na ang push na hinahanap ng Exe. Kung ma-setup man nila to at matapos nila to, makakuha sila ng 2 points. Araw, tatama kay JP. Hindi yun yung perfect target. At okay lang yun for the side of Execration. Marami silang trying yan. Si Hades naipit dito sa gitna ng tatlong membro ng Execration, pero makakataka siya with the Finch Voice. Grabe, pinapahirapan talaga nila si Lord Hades
The Ling is not really at any good spot right now, Butters. Hindi siya makapaglaro ng Mobile Legends. Oh my goodness. Execration. This is probably their best showing. Yeah, I agree. Dito sa MPL. And ang ganda ng pacing ng laro nila, ang ganda ng pinapakita nila in terms of just controlling yung mapa. And this is the kind of aggression na gusto ng mga fans na makita from Execration papasok ng playoffs. Yeah, ooh, Kelra, jumping in! Kelra, na-take down si Creed, JP dito, nasa may gitna, kinokontrol nila si Kelra, pero Kelra, will he get away? Surpressed, Benny Cutie, trying to survive, Kelra doon, nandun na BMI, Kilowash will get the kill. But eto Max and the others, kinokontrol na lang siya dito. Ayaw na siyang paalisin. Oh, Kilowash! At andito na si KelVJ, andito na si Renjo. Oh my goodness! Former teammates niya ang magtutumba sa kanya. Lord Hades, the last man standing. And sa pinakadulo, siya pang patapakan ng pana. And that is going to be it. Hindi practice yung kanina. Ito talaga dapat yung mangyayari. Grabe yung pinakita sa atin ng Execration, Order and Chaos combined. Systematic approach. Kapag may purple buff si Ling, dun tayo.